Bakit malungkot ang teacher mo kapag hindi mo kilala ang may-akda ng iyong mga binabasang panitikan? Sino ba si Kikong Balagtas at ano ba talaga ang apelyido niya? Balagtas o Baltazar? At anong katangian ni Kikong Balagtas ang malalaman natin sa kanyang apelyido? Linawin natin yan sa Antipara Blues, ang teacher mo sa Filipino. Tubong Bigaa Bulacan ang kilalang Makata na si Francisco Balagtas y de la Cruz noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Naging tanyag siya sa kanyang awit na Florante at Laura na nabasa o mababasa mo sa ikaapat na kapatan ng Baitang Walo. Samantala, si Jose de la Cruz naman na mas kilala sa Joseng Sisiu ang kanyang naging tagapagsanay sa pagsulat ng tula. Madalas na tinatawag ang pangalan ni Kikong Balagtas bilang Francisco Balagtas, Francisco Baltazar, o kaya naman ay Francisco Balagtas Baltazar. Subalit ang apelidong Baltazar na minsan ay naimamali pa ng baybay bilang Baltazar na may Z sa halip na Baltazar na may S at napagkakamalan pa bilang sagisag panulat o pen name ay ang legal na apelido ni Kiko. Ito ay sa kadahilan ng ang Baltazar ang ginamit niya matapos ipag-utos ng Gobernador General na si Narciso Claveria ang pagpapalit ng apelido ng mga Pilipino at pag-aayon nito sa standard na apelido ng mga Kastila. At sa dahilang ayaw ni Kikong Balagtas na ganap na sundin ang nasabing utos, pinanatili niya ang baybay na S sa Baltazar sa halip na Baltazar na may Z. Kaibigan, bukod sa paglilinaw sa pangalan ni Francisco Baltazar, higit mong dapat na maunawaang ang kadakilaan ng isang Makata ay hindi lamang nagtatapos sa kanyang pangalan, kundi tumatawid sa nilikha pang iba't ibang pangalan ng kanyang pangalan dahil sa ambag ng kanyang obra sa lipunan. Kung may tanong ka sa anumang aralin sa Filipino, i-comment mo na yan. At kung nais mo ng walang patid na aralin sa Filipino, mapakikinggan mo kami sa Megamix Go app tuwing Miyerkules, ika-6 ng umaga. Hanggang sa susunod na paglilinaw kasama ang Antipara Blues, mag-like at mag-subscribe!